nagsaawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio de Padua bilang makusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niya, masundan namin ang ulirang pamumuhay. Madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong,
ano ba ang sinasama ng loob mo? At di ka makakain. Sumagot ang hari, kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ng kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako. At ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Wika sa kanya ni Jezebel, halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat. Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinataka ng pantatak ng hari, at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirahan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin niyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhinin niyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at ihinarap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari. Kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabat na taga Jezreel. Pagkatanggap ng ganyong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya. Nang malaman ni Akab na patay na siya, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin. Pagbigyan sa aking daing. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin, Poon, aking Panginoon, sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon, itong tumatawag at nagpapatulong. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot, masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Magsitayo na po ang lahat. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo tsaka ng pisngi, ikarap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nang hihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ano po ba ang talagang inilalakad sa atin ng ating ebanghelyo ngayong umaga? May 4 na uri ng tao sa ibabaw ng lupa. Una, mga taong makademonyo. Ang ugali nila katulad ng demonyo. Ang ikalawa, mga taong makahayop. Ang ugali nila katulad ng mga hayop. Ang ikatlo, mga taong makatao, namumukay sila tulad ng totoong tao. At ang ika-apat, mga taong makajus, ang pagkatao nila tulad po ng Diyos. Papaano natin malalaman na ang isang tao ay makademonyo? Ang demonyo laging nananakit ng tao kahit nananahimik. Ang mga taong nananakit ng kapwa kahit sila ay nananahimik, mga taong makademonyo sila. Mga halimbawa, mga terorista, nananakit sila ng mga taong nananahimik. Kaya ang mga terorista, mga taong makademonyo. Ang mga taong nagbubuli, sila ay mga taong makademonyo.
Nananakit sila ng mga taong nananahimik. Papaano naman natin malaman na ang tao ay makahayop? Bilang pagkakambing, kung inapakan ninyo ang buntot ng pusa, ano ang gagawin ng pusa? Mangangalmot yan. Mangangagat yan. Ngipin sa ngipin. Kung ang isang tao, kung sinaktan siya, nananakit din siya sa kapwang nanakit sa kanya. Kung dinaya siya, nandaraya din siya. Kung inaaway siya, inaaway din niya ang umaaway sa kanya. Ang taong yan, makahayop ang ugali. Papaano natin malalaman na ang isang tao ay makatao? Kung kinumbida tayo sa isang party, kung tayo ay magpaparty, kinukumbida rin natin ang nagkumbida sa atin. Kung tayo ay inabutan ng regalo, tayo ay nagpapasalamat. Ang ugaling yan, ugaling makatao. Papaano naman natin malaman na ang isang tao makadiyos? Kung ginawan ng isang tao, tayo ng masama, hindi tayo nagagalit. Minamahal pa rin natin ang taong nanakit sa atin at ginagawan pa rin natin siya ng mabuti. Ang ugaling yan, makadiyos. Yan ang apat na uri ng tao sa balat ng lupa. Ang tanong ngayon, saan po kayo nabibilang? Sa mga taong makademonyo? Sa mga taong makahayop? Sa mga taong makatao? O sa mga taong makadiyos? Sana nabibilang tayo sa mga taong makadiyos. Kung ginagawan tayo ng masama, mabait pa rin tayo sa taong gumawa sa atin ng masama. Ginagawan pa rin natin siya ng mabuti. Sana makadiyos ang ating pagkatao habang nabubuhay tayo sa lupa. Ang taong makadiyos kung namatay, sapagkat siya ay kamukhang kamukha ng Diyos, langit ang tungo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, napakabuti sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa kanyang makabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Ang ating tugon, Ama,
Gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid ng pagkakasala, naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na maakay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon ng sambayanan, habang aming itinataas ang mga panalangin ito, tulungan mo kami na magkakasamang lumago at mapaglabanan ang pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ating anay na anak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin natulot na tayo'y may maihain sa pag alay namin inyo pong tanggapin at inyong papanalin at kung mamarapatin inyo po itong gawin. Sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pag magsitayo na po ang lahat. Ama naming lumikha, kaming mga gumaganap sa pag-aaking ito ay puspusin nawa ng kaloob ng Espiritu Santo na kaliwanagan ng pananampalataya na lubusang sumikat kay San Antonio para ang kadakilaan mo ay makayag sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si San Antonio ay pinararangalan sa pamumukay niyang totoong uliran at pagiging maaasakan sa paninungkulan, kaya si Jesucristo na maaasakan sa katapatan ay inikayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mo na dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbagang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipagayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
sa't gabay sa amin saya at hapis tanglaw kang kaaya-ayan liwanag ng kaaliwan sa magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni San Antonio upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa ginamtang naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati kanamin.